Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Icer Mac. And welcome po sa aking second video para sa aking bago-bagong segment na Yes, Sir Mac! Na kung saan nag-enumerate tayo or nag-i-list tayo ng ilang mga bagay na regarding sa mga teachers, sa mga estudyante natin, or kahit saan pa na may kinalaman na maaari natin kapulutan ng aral at mga ideas. And today po sa ating Yes, Sir Mac edition, aalamin natin na medyo love trip to. Aalamin natin kung ano-ano nga ba ang mga kadalasang kinaharap ng mga teachers, especially sa public school, sa kanilang pang-araw-araw na pagtuturo. Kaya naman, as you can see sa ating title, ang Top 10 Struggles ng mga Teachers. So for sure, maraming mga teachers and students na makaka-relate dito. So sana po, mag-enjoy kayo sa aking video. Number 1, beating the deadlines. Yan. Marami sa ating mga teachers ang for sure na lagi na lang nagkukumahog para makapagpasa ng mga forms dahil nga deadline na yung araw, wala ka pa rin nagagawa. So, ito yung video. Mrs. Bitangkor? Nasaan na yung mga hinihingi kong report? Nung last week pa yun? Sir, ito, deadline natin ngayon ito. Kailangan ayusin mo yan. Pwede, ikaw ang ayusin ko. Sir, Ikendes. Number 2, na guidance ang advisory class mo. Diba tayo bilang advisor, tinuturing natin sila parang sarili nating mga anak. Pero ano nga ba yung kadalasang eksena kapag nag-guidance ang ating advisory class? Hindi lamang si student ang papatawag, kundi tayo, pati tayo mga teachers. Magandang umaga po, Mrs. Bitangkor. Pinatawag ko po kayo dahil meron pong na-violate ang inyong anak na rules ng graduation sa eskwelahan. Nakita na naman po niya, ayan, meron pa po siyang headset. Anak, pakinggan mo ako. Alam mo, diba lagi nakipag-usapan sa bata? Pakinig ka sa mga teachers mo. Alam mo, nagulaw sila, diba? Sige, Number 3, hindi mawawala ito minsan sa faculty or kahit saan man lugar, ang chismis. Na kung saan, siguro tayo mga Pilipino, part na to or bahagi na to ng kultura natin mga Pilipino, bahagi na ng ating pamumuhay. Na kung saan, ang chismis ay isa sa mga paraan para magkaroon tayo ng bonding, para makaalis muna pansamantala sa mga kinaharap nating problema. Miss Bitangkor, alam mo ba? Ano naman yun? May deadline na ako na ito. Ma'am, hindi. Ano yan? Ano yan? Sino ito? Papi! Oh my God! Number 4. Ito, marami rin makakarelate pa rito. Pecha de peligro. Malayo pa ang sahod, pero ang laman na lang ng wallet mo, 20 pesos na lang si kwenta. Paano mo ito pagkakasahin sa isang buong linggo? Mag-enjoy kayo sa video na to. Karamba! Merienda tayo! Huh? Merienda? Patay! Una na kaya kayo? Busog pa naman ako. Marami akong inalmusan. Diyos ko, ang bulsa ko. Candy? 20? Paano ko magkikasya? Sige, susunod na lang ako ha! Mamaya hindi niyo ako! Kapag ano na lang? Paano ito? Number 5, loans. Yan, for sure. Hindi naman sa lahat, pero diba, karamihan din kasi sa mga teachers, kinakailangan mag-loan para sa bahay, sa kotse, sa pagpapaaral ng anak, at kung saan-saan pa. Ano ba yung kadalasang eksena kapag tayo, mga teachers, ay may loan? Hello? Good afternoon, ma'am. Is this Miss Bitangkor? Yes, good afternoon. Ay, ma'am, regarding po to sa loan niyo po, ilang ulit na po kasi kami nagbigay ng reminders. Baka po maaari niyo na pong asikasuhin kasi mabibigyan na po kayo ng notice in time. Ma'am? Ma'am, nandiyan pa po ba kayo? The number you've dialed is unattended or out of coverage area. Please try or call later. Kayo? The number you've dialed is unattended or out of coverage area. Please try or call later.
Number 6, ito medyo nakakalungkot lang to. Marami naman mga estudyante o maraming mga bata na mababait, masisipag, may respeto pa rin. Yung nga lang, mas marami pa rin talaga yung mga estudyante na, alam niyo na, medyo hindi maganda ang pag-uugali. Mas lalo na kapag nasa loob ng classroom, kapag nagtuturo si teacher. Okay, class, sinasabi ng Romeo and Juliet ang pinakadakilang pag-ibig sa kasaysayan. Ma'am, ma'am, paano mo nasabi? Talimik! Okay. Ibu. Ano ba gusto mo ba ang alam ko na lahat yan. Inaral ko na yung matagal pa. Kaya kilala ko nila ko si Romeo and Juliet. Ikaw kilala mo ba? Number 7, late pumasok. Naku, na-late ng gising. Aminado rin ako, ganyan din ako minsan. Late pumasok. Pero syempre, dahil teacher tayo, kahit late tayo, papasukan at papasukan pa rin natin ang ating mga klase. Para syempre, makapagturo ng maayos. Good morning, class. Good morning. Number 8, submission of forms. Guys, ito CRM, SF1, SF2, attendance, PPSC, DLL, kung ano-ano pa, lesson plan. Yan ang mga kadalasan na nating mga salita na hindi ordinaryo sa atin. Pangkaraniwang salita na lang yan na kailangan natin i-submit sa ating mga masasama, sa ating mga head teachers, sa principal at sa ating mga coordinator. Hindi ka teacher kung hindi ka makaka-relate dito. Submission of forms. Pero since dahil teacher tayo, organisado tayong tao, magpapasa pa rin tayo ng mga forms. Number 9, technology trends. Aminin na natin, marami na mga teachers sa atin ang medyo nakakaedad na. Hindi na sila totally knowledgeable pagdating sa technology, especially using a computer. Pero marami namang paraan na nagpapatulong sila sa mga mas bata nilang mga co-teacher. Or isa sa mga hangaan natin sa mga teachers ay talagang pag-aaralan nila yung paggamit ng computer or yung basic na paggamit ng PowerPoint, Microsoft Word, at Microsoft Excel. Yan yung mga basic na kinakailangan ng mga teachers sa kanilang pagtuturo. Kaya salute sa ating mga teachers. And number 10, matapos ang nakakapagod na araw mo sa pagtuturo, uuwi ka ng bahay para magpahinga, para makita yung pamilya. Yun nga lang, syempre, hindi ka pa rin tatantanan ng problema. Tag mo na yung co-teacher ko na may problema sa school, may problema pa sa bahay. Mama, yung bill ko na kuya dati ba kasi na ako dumating. Ibahid na ako tumansa ko. No? Disconnection na naman? Oo. Ay, nakatapos ang disconnection ko. Ano ba yan? Tubig, kuryente, pagkain. Araw-araw ganito. Ma, yung bayad daw po ng renta ng bahay. Pwede ba natutulog ako? Natutulog! Umalain kayo, umalis! Sabi mo, wala nanay mo! So, iyan yung top 10 struggles ng ating mga teachers sa Pilipinas. Sa mga students, ang message lang namin sa inyo, sana nare-realize ninyo kung paano naghihirap ang mga teachers para lang makapagturo sa inyo, para ma-share ang kanilang knowledge sa inyo, kung paano sila nagpapakahirap, nagkakanda maos-maos para lang makapagturo. Iwasan na natin yung hindi pag-respeto sa mga teachers, yung masyadong pakipagdaldalan, at higit sa lahat, yung pagbawalang respeto sa ating mga teachers. For sure naman lahat ng mga teachers, tinuturing pa yung mga anak, and sana ganun din yung iparamdam sa kanila. Ituring nyo kaming parang kuya, ate, magulang, tatay, at nanay. Kasi wala naman kami ibang hiniling, kundi ang ikabubuti ng inyong kinabukasan. So yan po ang ating second edition para sa ating bagong segment na Yes Sir Mac. Kung nagustuhan mo itong video na to, guys, please give me a thumbs up. Kung hindi ka pa nakasubscribe, magsubscribe ka na. Kindly hit that bell button. And of course, pindutin mo na rin yung notification bell para notify ka every time na meron akong bagong upload. Shout out po sa lahat ng mga teachers dyan na nagpapakaporsigido pa rin ang pagtuturo para lamang sa ating mga mag-aaral. This is Icer Mac. Magkita kita tayo sa aking susunod na video. Bye-bye!